Good evening! Isa na namang Sabado Nights with Steve Lu. Dito po sa programang ito, mapapanood ninyo ang mga interviews natin with Pinoy rock legends, musical celebrities, and the likes. Ito pong linggong to, meron tayong very, very special guest. Ang aking idol at matagal ko nang sinusundan. Magmula pa nung college ako sa UP, naalala ko pumunta kami ng Olongapo City para bisitahin siya sa Olongapo. Walang iba kung hindi ang lead vocalist ng The Jerks, Mr. Chikoy Pura. In-interview natin si Chikoy para malaman kung ano ang mga kanyang humble beginnings, kung saan siya nag-umpisa, at ang mga kanyang mga pinagdaanan tong mga nakalipas na taon hanggang sa ngayong 2022. At meron din surprise sa bandang huli na i-reveal niya na pwede natin abangan sa mga darating na panahon. Without further ado, ladies and gentlemen, Mr. Chikoy Pura of the Jerks. Kasama natin si Mr. Chikoy Pura of the Jerks. Ayan. Reklamo ng reklamo. Ayan, matagal ko ng idol yan actually. Naalala ko minsan nagkwento ka na you started as a folk singer. Oo, definitely. Uh-oh. Ano, yun yung anong year kaya yan? I would say around 1974. Native of Manila ka ba? Hindi. So, Bicol. Bicol. Oh, so, doon ka na natutong gitara? Doon ako nag-start, pero hindi serious na ano yun, na pag-aaral. Actually, bihira kong sabihin to, pero gusto ko talaga mag-basketball play. Hindi na kumabot sa height requirement. Hindi ako kumabot sa height requirement at saka doon sa, ano, sa body weight. Right. Kasi ang payat-payat ko noon. Oo nga. Pero ini-imagine ko yung sarili ko na parang magaling ako mag-basketball. Na-realize kung hindi gaanong ano yung athleticism ko, hindi ganun ka taas ang level. Okay. Nung kalaro ko na yung mga magagaling. So, gradually, ginibab ko rin yun. Right. Sa high school, kumakanta-kanta ako, mga literary musical contest. Pero ako yung kumakanta, hindi ako yung gumigitara. Okay. May naging gitara sa akin. Right. Nung nasa... Tumira kasi ako sa dorm noon, yung may parang sa YMCA. Okay. Tumira ako doon. Sa Manila? Oo, Manila. Okay. Kasi nasa FEU kung nag-aaral noon. So, doon ako nakatira. Pero one time, may naglabas ng gitara. So, ano. Pero kumakanta-kanta na ako doon kasi very handy yung jingle magazine nun. So yun yung parang pinaka-start na ano. So somebody came up, may naglabas ng gitara, you picked it up, and it became natural to you. Tapos, na-impress sila kasi beforehand, tumutugtugtugtug na talaga ako. So, ay, okay ka pala tumutog. Ah, marunong ka ng gumitara? Ah, marunong ka. Pag-record. Oo, pero hindi ako makatugtog nang wala yung chord hook. Okay. Noon, kailangan mong pakinggan sa radio, sa cassette, Itetape mo, no? Tapos, ako nga, umabot ako sa transistor lang ako makikinig. Oh, yung ganun, kasi may facility na ako ng konti sa gitara, so kaya ko nang makinig at i-process yung kanta. Nung nag-quit ako ng college, I was living with some relatives in San Juan. And then, yung isang kamag-anak ko, tumututog. Okay, professionally? Okay. Yeah. Okay. Nag-i-ensayo siya for Japan. Aha! Marami siya mga piyesa dun sa bahay. Dun sa bahay na tinitira namin. So, nandun si Don McLean, nandun si Cat Stevens, nandun si Neil Young. Okay. Sabi ko, gusto ko yan si Neil Young. Si Neil Young amongst those, kasi nung mga panahon na yan, folk singers, were singing the songs that you mentioned. Bread, America. Oh. Pero ang pinakadikit ng boses ko si Neil Young. Okay. Si Neil Young, sabi ko, tamang-tama ito. Mas gusto ko yung character na pinoproject ni Neil Young. Right. Kasi, mahaba buhok. Yeah, parang... Pero hindi ka pa rocker noon. Hindi.
Okay. Pero may exposure din ako. Before that, nasa probinsya pa lang ako, yung kapatid ko, mahilig sa Stones. Sabi, gusto mo sumama? Sumama ako. And then, yung pamilya nung kagrupo niya, musical family to. Mm. At saka tumutugtog na talaga yung in-law nung kaduet ni Ben. Ano, professional talaga na magaling. Right. Si Ernie Palacio. Okay. Si Ernie Palacio, isa siya sa founding member ng, aywan ko kung inabutan mo yung Sino Band. Parang familiar pero hindi na. Siya yung, sila yung gumawa ng problema na. Oh, yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Okay. That's, right. So, yeah, nag-iinsayo sila, ganyan. Nung nag-break sila, di kukunin ko yung ano, kasi hindi pa ako nakakagamit ng gitarang maganda. So, unang strumming pa lang, ginugtog ko na kagad yung Nilliam kasi kamukha ng gitara ni Nilliam. At maganda yung tunong, nainganyo ka. So, kumanta ako, una kong kinakanta, ano, Sugar Mountain. Okay. Sabi ni Ernie, shit. Pati yung ano yung in-law niya na bunso si Nene. Nene Ubaldo. Sabi niya, "Uy, Nilliam na Nilliam ang dating." Ganun sa yun. Ganun yung mga ano. So, pero sa isip ko nabubuo na yung ano ko, yung resolve ko na ano sa parang ito yung ano ko, calling mo. Oo, parang. So, ano po? Ano bang ano diyan? Ano bang mga requirement diyan sa ano na yan? Well, mag-start ka siguro mga 30 ang kondo, pwede na 'yon sa ano. Pero habang nag-iinsayo sila doon sa bahay na tinitira namin, sumisimple na ako. Ano ba mga kabisado ko na rito? Right. Decided na ako na susubukan ko 'tong direction. How old were you when you decided? 18. 18. So this is around 77 na ito. More or less. 75, 76. Ano? Around that time, yung ganun. Anyway, so yun, nag-start na ako mag-insayo, and then one time sinabi ko doon kay Ernie na ano, na pwede na ba akong ano, mag-aano na ako, mag-a-apply ako. Sabi ni Ernie, "Oh sige, punta ka sa ano? Punta ka sa TGIF, sa Murayta to." Folk House. Oh, folk house. Kasi may tugtog siya ng, that was on a Wednesday. Malinaw pa sa akin yung memory. Okay, yun. Wednesday. Yeah. Oo. That was on a Wednesday, tapos sabi, may set ako. Okay. At may chance na, pag nagbe-break ako, ikaw naman, patawagin kita. Right. Ay, you can play 3 songs or ganun. Right. Titingnan natin kung nandun yung may-ari. Okay, yeah. Parang live audition. Oo, parang gano'n. Pagdating namin ng Murayta, lo and behold, ang ingay, grabe. May umaadlib ng ano, Led Zepp yata or something. Umaadlib sa gitara? Oo. Wow. Pero acoustic na. Kasi narinig yung boses ni Ernie. Pero, kasi mezzanine yun eh, yung TGIF. Grabe, foot stamping talaga. Yung punong-puno yung bar, tapos blag. Pupukpukan sila. Eh di pag silip ko sa pintuan, sabi sa akin yun eh. Yan, si Jun Lupito. Si Jun Lupito ang inabutan mo doon. Wow! Oh, diba? Yan ang revelation. Oh. Si Lupito at saka si Ernie nagja-jam. Okay. At nagwawala yung mga tao. Yan si Lupito. Noon pa lang eh, si Padi ng mga But you are of the same age, no? Oh, around the same. Pero si Lupito naka-break na siya doon sa ano, may meron na siyang reputation, no? Okay. As irreverent ano na character. Right. At saka guitarist na siya ni Pepe noon. Okay. Kaya I understand he started very young dahil yung
Yung kapatid niya. Kapatid niya. Asawa ni ano ni Tony Alandoni. Right. Long Beach, yung right. Ganung klase. So there he is. There he was in full regalia and full tank. Right. Grabe, nanginginig talaga ako noon. So yun. Sabi ko, pahiram ng gitara. Yun, eh, inuna ko na kaagad yung pinaka-familiar kong tugtugin, yeah. Which is Sugar Mountain, right. At saka sa Heart of Gold. Right. Well, it so happened na yun yung hindi nila naririnig. Aha. No, so, tuwan-tuwa sila lahat. Right. Oh, live on. Sabi si Niliang, eh, sinabayan pa ng buhok ko na mahaba. Okay. Eh, Niliang na Niliang, naka-plaid shirt pa ako na nakabukas. So, Niliang na Niliang yung dating. Sabi ni Ernie, grabe yung ano. Pero wala rito si Louie. Wala yung nangyari. Yung manager yun nando doon. Eh, yung manager ay maangas din. But medyo may edad na. Sabi, okay ka. Konting ensayo pa. Right. Sabi, okay. So yun yung encounter ko kay Lupito, kay Pete. Eh, your first ever salang. Wala pang budget. Wala talagang budget. Oo. So, ano naman tayo? Doon tayo sa unang gig mo talaga as a pro. So, this must have provided some inspiration kasi magandang reception sa'yo. Nag-insayo ako. I went down to the nitty-gritty. Kailangan dagdagan ko yung pyesa ko. Right. So may 30 songs ka na nito? Wala pa. Wala pa rin? Wala pa. Okay. So but, pinakamalapit kong ano, yung mga melo ng Eagles. Okay. Yung mga Lion Eyes, yung mga Tequila Sunrise, yung mga ganang peaceful, easy feeling. Isang gig na may nag-open na bar, katabi ng Cola House, dito yan sa TM Calao. Mariposa de Vida. Yan yung may exotic menu. Pumpas na sila naman. So yun. Gusto mo? Sabi ko bakit? Kilala namin yung may-ari. Kaya lang, hindi kami pwedeng ano kasi tumutugtog kami din sa Cola House. Right. Sabi ko, sige. Wala mo kung sino yung inabutan ko doon. May ka-alternate pala akong folk singer. Don't si Emil Sanlay. Oh, God rest his soul. God rest his soul. Kasama namin sa Baguio yun, nung inatake siya. Pero pinupunteri ako talaga yung TGIF. Kasi doon ko nakita yung wild na crowd. Yung kung saan mo unang nag-distance si Jumbo sa Morita. Ngayon. So, bumalik ako doon. Na-chempong ko na si Louie. Yung mayari. At pinapadrinuhan ako ni Ernie Palacio. Kunin natin si Chipon. Dadami din yung piyesa niya. Sabi ni Louie sa akin, alternate ka na kay Ernie para ano, hindi gusto ko yun, hindi ko na ako magdadala ng gitara. Right. Yung gitara niya. Sabi ko, sige, sabihin lang kami ni Ernie kasi alalayan niya ako eh. Dahil alam niya yung, alam ni Ernie yung kung ano yung status ko. So, may mentor ka niya. Oo. So, yun. We all have to start somewhere. Doon na yun nag-umpisa yung, ano, sabi ko, gusto ko tong trabaho na to eh. Yes. Parang, ano eh. Nandun pa eh, nakikita ko pa yung romance nung, ano eh. Right. Yung, kasi, being a romantic yourself, di ba? Gusto mo makita talaga from the very beginning yung ganun. Right. So, nandoon yung ano, nandoon yung drive mo. Yeah, your first official paid gig was TGIF. Tapos noon bumiyahe ata si Ernie noon. Ay naging alternate to on Wednesday si Albert Tipano. Yung mga piyesa niya talagang Kenny Rankin, Michael Franz. So meron siyang sariling niche kumbaga. So yun, nag-mustache din ako, may father's mustache. Yung ganun. Tapos may mga ibang gigs sa Quezon City pero not too much.
So, nagkaroon pa ako ng blues band before ng Jerks. Marami akong kinakanta na Lynyrd Skynyrd until I met this guy, si Jills, na mahilig sa blues. Napaka-passionate niya sa ano. So, he introduced me doon sa mga gusto niyang ano. Wala siyang makajam kasi ang galing niya mag-harmonica. Yun yung ano niya, sabi niya, pwede ba akong mag-jam sa'yo? Yun. So, nagkaroon na ako ng ano noon. Blues na yung tugtugan. So, doon ko na rin na-realize na, maganda to ah. Kasi, walang nag-blues noon. Yung mga folk, yung mga Nilang, Bob Dylan, yung right. Ganun. So, right. Sabi ko, sige, buo tayo ng blues band. Pink Mushroom. So, yeah, yung Pink Mushroom, so, you were still doing a regular... Oo. Tapos, yung Pink Mushroom, were you gigging? Alongside ng okay. Regular na gigs ko. Pero after nung Pink Mushroom, eto si Lupito lumapit sa akin. Sa brother's mustache, my father's mustache. Right. Sabi sa akin, Ma, nagra-rock ka ba? Sabi ko, hindi pa eh, pero rock na rin halos yung tinutupo namin ni Legius eh. Yes. Sabi ko, pero hindi pa masyado man. Sabi, okay ba sa'yo magbanda ng, sabi ko, anong klaseng banda? Punk rock to. Punk rock? Oh! Sabi ko, anong klaseng punk rock? Late 70s, lumabas yung punk rock. Ano to? Basta, bahala. Basta, mag-commit ka lang. Bakit? Anong gig to? Sabi, isang gabi lang naman eh. Sabi niya gano'n. Yung pala, kaya na ako kinukuha. Dahil hindi siya sigurado sisipon si Pepe. Ah, si Pepe yung ano. Spare tire. So, back up ka. Plan B ako. Anyway, sabi ko, ang dami bumibilib kay Lupito. Si Lupito, he's the man, yung gano'n. Rockstar talaga. Sige. Biro mo, sabihin ni Lupito sa'yo na pwede kang pumunta. Right. Sige, pupunta ako doon yung opening ng rehearsal. Yung pala, yun yung apartment na tinitirahan ni Rico. Beles? Oo. Oh, okay. Yun yung apartment na tinitirahan ni Rico with... He was living with this parang girlfriend na Norwegian consul. Di. Kasama niyo si Rico Benet? Oo, sabay. Sino ang drummer niyo? Si Flor. Solid. Si Flor Mendoza na doon. So, this was the first time I'm going to meet these guys. Na, si Rico, alam ko na kasi hindi ma-jam-jam siya sa mga grupo sa Hobbit. Right. So, nakita ko na siya. E di, pagdating ko sa apartment, guess who I bump into? Nando doon sa sofa si ano? Si Noli Aurelio. Si Noli Aurelio, sabi ni Lupito. Ay. Si Noli, this is 1979-ish na? More or less. Kasi wala pa yung Jerks, hindi pa ito Jerks, we're not talking about the Jerks. So, si Noli back then, he was a folk singer. Folk din, may grupo siya, TNJ. Paano naman siyang landing doon? Barkada, magkakabarkada. Okay, yun yung rock scene. Kasi folk ka pa eh. So, yun yung rock scene. Okay. So, si Noli, more or less, parang he's going the way of Jun Lupito. Kasi, noon, virtuoso na siya. So, ang reputation na, ibang klase na rin eh. Si Noli? Oo, kaya siya nandun. Dahil nandun si Lupito, nandun. I felt so proud of myself right. Na being there with those guys. So, sabi ko, nice. Inabutan ko sila doon. Tapos sabi niya, sabi ni Lupito, ito rin yung pyesa natin. Dead Boys, The Ramones, Sex Pistols, Herman Brood and the Wild Romance. Right. Tapos meron pang The Damned. Pero you were by this time you are not yet exposed to this the punk scene. So alam kong rock Stones. Anyway. One night stand lang 'yun.
So that was only one rehearsal, itong buong kwento mo to? Hindi. Tuloy-tuloy na yan. Matatlo-apat. Okay. Matatlo-apat na rehearsals. Tuloy-tuloy nga eh. Pero wala pang gig. Wala pa. Inaantay pa namin yung... You were just basically forming a band? Yeah. Ah, okay. Alright. Pero tuwan-tuwa ako eh, floor. Dahil si floor pala nang darating doon, akala mo gig na eh. So nabuo na namin yung ano, yung mga pyesa nakapag ano na. So pagdating nung gig na na ano, sabi second set ka na, sabi ko ha? Hindi ko akala ko. Ikaw ang magsi-second set? Oo. Right. Sabi ko bakit? Set mo na si Pepe. Sabi ko, dumating si Pepe. Sabi ko, akala ko ba tayo to? Si Pepe kasama. Right. Sabi, hindi, pero pag hindi pa dumating si Pepe, ikaw muna. Sabi ko, ang gara ah. Sabi ko, eh late naman talaga si Pepe. So, yes, passionably. Tumugtog na kami. Where was this gig? Do you remember? Sa ano, sa San Marcelino, there was this folk house that is Studio A. Folk house na kinonvert mo into a full band? Oo. Oh, wow. Punk. Ito yung ano ni Sagani Ibarra. Ito yung pwesto ni Siegfried. Si Siegfried ang regular doon. Siegfried is Sagani. Oh, si Sagani yan. Nakausap ko siya, no? Ranada. Si Sagani, Siegfried Ranada yan eh. Ah, ganun ba? Naging Sagani Ibarra yan nung nagsusulat na siya ng ano. Ganito gagawin natin sa ilo ito. Full attitude tayo. Punk rock to. Ang dami ng tao. Ganun, ganun. May poster pa, yung ganun. So you were in your early 20s? Oo. Unang opening na song, talagang todo. Nagbabasag na kagad si Lupito. So meron nakaupo doon sa harapan namin. Eh di ano eh. May nakaupo sa harapan namin na hindi namin kilala, na ang daming beer, sinipan niya yung lamesa. Full attitude nga kayo naman. Eh di isang, oh shit, kung sa away ito ah. Pero sumasayaw pa rin yung matang. Okay, this is good. Okay. Okay lang. May name ba yung band ninyo? Airwaves. Yung banda ni Pepe. Airwaves so, na pala yan. So wala kaming doon. We have nothing to do with the name. Right. Talagang inaya lang talaga kami. Parang I'm no less than a jammer. Right. Natapos yun, pero enjoy naman lahat. Sumerti si Pepe, sumasaya lahat. Nagkakilala kami ng idol ko, si Pepe, so... It was a great night for you. Pretty much. Pag nakita ko si Pepe sa nakasalubong ko sa kalye, ibig sabihin, magkakilala na kami. So, right. That's it for me. So you were breaking into the rock scene. Ayan na. Wow. I guess so. Right. Ano ang naging next move mo towards the... At that time, ito na. Sabi ko, parang gusto ko nang magbanda. Mm-hmm. Yun yung ano, yun yung thought ko na... You enjoyed it so much. Oh, parang gano'n. I can do this. I can do this. Iba rin this guy says so. Oh. Yung ganon, the established. Diba? The rock stars. Magbuo kaya ako ng band. Anyway, sabi ko pero magbubuo ako ng banda. Gusto ko yung drummer na to. Si Flora. Sabi ko, okay. Pero hindi ko sigurado yung sasama si Lupito. Yung ganon. At saka si Rico, kasi alam kong mayroon silang ano eh, there. Parang mayroon silang circle na mga social eh. Right. Meron kasi akong, ano, yung idea ko na to, na gusto kong magbuo ng banda, I have somebody in mind. May tinutugtugan kasi akong folk house na I forgot to mention. Sa, ano, dito sa MH Del Pilar. Mm-hmm. Ano eh? Mabini, sa Mabini, na obscure, yung pangalan ay Batubalani na Batubalani. Folk house. Batubalani na folk house. May sound technician doon na maalalay sa mga folk singers. Ang pangalan niya si Nitoy.
Na, he was a technician. Oh, technician siya. Okay. Pero hindi ko alam na semi-retired na gitarista siya ng isang rock band sa Angeles. Talaga? Oh, he just came out from rehab. Kalalabas lang niya. So nagsa-sideline siya as a technician. Wala siyang banda. Anyway, yun. Eh, nakapag-jam na kami ng ilang beses kasi sabi niya, pwede bang mag-jam sa inyo? Sa'yo pala. Pwede. While you were doing your folk set. Oo. Ganun. Eh, excited lang mo. Blues, yung mga ganun. Right. Sabi ko, hindi ordinary guitarist itong hayop na ito. So you were impressed sa short... Ibang klase ng gitara ito ah. Magsasaksak lang siya dun sa ano eh. Pero naririnig ko sabi ko, iba pa may nito ah. At one time, naging membro pa ng Judas yan eh. Yung heavy metal band? Angeles. Wow. Anyway. So yun. So, sabi ko, pwede ko sigurong ayayin to. Inaya ko nga siya, sabi ko, buo tayo. Siya yung una mong niyaya when you wanted to form your own band. Okay. Tapos, sabi ko, mayroon akong nakitang drummer ng galing. At yung drummer na yun, may kasamang bahista na, kasi si Florno, may banda rin siya na oldies, Beatles. Yun. Okay. Sabi ko, tumutugtog si Flor ng bodega every ganito ng mga araw. Sabi ko, natin. E di, binata namin. Sabi ko, gusto niyo mag ano, project tayo, banda tayo. Sabi ko, kung sasama ako na sa banda na yan, gusto ko sana kasama yung bahista. Yung bahista niya? Na, yung bahista ko na ano. Eh may set yung banda nila nung ano. Tapos nakita na. Ang galing kumanta ng bahista na yan. Sabi ni Flo, gusto kong kasama lagi yan. So yun. Nabuo yung ano na yun. Nabuo yung lineup na yun. Yung gano'n na... This is Boy Matriano? Yes. That's him. That's him. So, yun na. So, nag-commit na kami na ano. Sige, tingnan natin baka sakaling brand. Ganun lang yung commitment. Or four-piece band? Initially? Initially. Pero, nag-iisip pa rin kami ng ano. Kasi, iniisip ko pa rin si Lupito. Kaya lang, ang feeling ko, I doubt kung kukumit si Lupito ay nakipepe na siya eh. Right, right. So this is 1979 when you formed the... Ito na ba yung The Jerks? Ito na yun, oh, The Jerks na to. Sabi ko, may nakikita akong gitarista na isa pa eh. Na maingay din. Parang ikaw ang... Sabi ko, mga Lupito din na dating. Pumorma, Lupito din eh. Right. Sabi, sino yan? Sabi ko, si Heli. Si Heli Umani. Saan mo nakikita si Heli nung araw? Sa Hobbit, kasi jumajam-jam siya doon sa ano, pinsan niya ni Joey Umali. Okay, okay. Nung banda ni Joey. Tumutugtog sila regular sa ano, sa Hobbit. Right, right. So nakikita mo si Haley madalas. The Jerks to be a punk band or variety? Variety actually. Variety. Mm. Ano yung target mo? Saan kayo tutugtog in 1979? I mean, in that scene? The very same places na ano? Na, mga folk houses folk din. Folk houses din. Ah. Kasi pwede ka rin namang gano'n. Kasi may nakikita ang mga folk houses na may mga grupo na. Mainly bodega. Na... may mga gamit na. Right. May drum set na, may yung ganun. After ng mga rehearsals na ano, ang pinaka first time namin tumugtog, bumalik kami sa TGIF. Doon nakita ng mga audience na ano, yung sinasabi yung movement ng singer, yung ganun. Yung live wire act. Live wire. Yun na, doon na nagkakaroon ng persona, yung nagde-develop na yung persona ko, yung ganun, doon sa ano na yun. Right.
At saka, enjoy na enjoy ako dahil kahit ako, nadi-discover ko sa sarili ko na I'm capable of this. Ganon. So anyway, para ganon. Yeah, if I may share, Chikoy, sorry to interrupt. Kasi yung unang napanood kita, 1982 or 1983, doon nga sa Field Trade, Brave New World. Eh, I saw the jerks, you know, si Floor, ganun yung bote, nagpapalakpakan na yung mga punks. Kasi yung palakpak ng mga punks dati, Pacquiao eh. Pacquiao! O, pag nag-Pacquiao. Compliment yun. Compliment yun. Medyo conservative pa yung audience ng yung mga punk ng Pilipinas eh. So, napapanood ko kayo nung araw. Umiikot ka sa dance floor eh, doon sa stage eh. Wow, balang araw magiging ganyan din. Yan ang gusto kong maging, ganyan. Payat pang payat na payat si Chico yun, slim na slim. Tapos, aw, ganyan na so, tapos napanood ko kayo sa On Disco. Anyway, we'll get to that. Please continue your story, yung jamming ninyo sa TGI. Ayun, yun yung parang official na performance na magkakasama yung jerks. Okay. Ayun. So, after that, naghanap na kami ng mga lugar na pwede namin tugtugan. Right. And nakatugtog kami sa ang una naming tinugtugan, Shakey's Ta. Shakey's the legendary Shakey's Shakey's Ta. At saka iba yung audience doon. Right. Yan ba yung naging arts venue? Yeah. Ano yun? Yung Shakey's Ta na yun, kasi ang audience doon hard rock at saka heavy metal. Right. Ka-alternate namin doon Abracadabra. So yun yung ano, we're up against established na yung established na yun. Saka established na yung repertoire nila. Right. Yung repertoire namin, wala pa nakakarinig noon. Right. Ini-introduce nyo pa lang. Diba? Joe Jackson, mga Sex Pistols, Clash. Right. Actually, yun yung naalala ko sa The Jerks. No? Especially with Floor or Mendoza on the drums. Iba yung energy. And then solid yung backup mo, and then you're as the front man, you are like all over the place, di ba? No, kayo yung naunang nag-introduce ng punk eh. I might have decided on the jerks while we were rehearsing at bodega. Good jerks nila tayo kasi nagtatanong sila ng pangalan. Okay. Pangalan nyo. Doon na nag-develop yung nung jerks na wild siyang banda, yung gano'n. Gano'ng katagal yung stint ninyo dito sa bodega? Nagtagal kami doon. Naging isa lang siya ulit nung lumapag si Howlin' Dave sa bodega malaki. Pati may lumapag? Narinig niya kami. Narinig niya yung chismis. May nakapagsabi sa kanya. Na, there's a punk band. Check this band. Okay. Howlin' Dave, dun sa mga hindi nakakaalam, is the legendary RJAM DJ na host ng Pinoy Rock and Rhythm. Sariling atin. Every weekend yun, di ba? Saturday 12 noon. Yun talagang inaabangan. I mean, literally, parang Game of Thrones yun. Where naabangan mo talaga. Tapos sabi ni Chanty sa akin, there was a new place. Alam mo naman yung modulated. Right. There was a new place in Ross Boulevard. And it's about to open. And I'm supposed to be the DJ. I will open the place up. And they're asking me if I know a band that can play punk rock and all that. Kagawin daw niyang punk, one. Santo. On Disco! Oh, santo. Sabi ni Dante sa amin, punta natin minsan. Ayun, ganun. Pumunta kayo ng, kakausapin natin may ari. Sanitan Chango, Mr. Sanitan Chango. Sabi ko, ganun ba? Sige.
Eh, pumunta kami, pagdating namin doon, open na siya eh. Si Dante na yung ano, nagdi-DJ na siya. Wild, kasi iba yung playlist ni Dante. Mga talaga, international school students yata yung... Ang tindi, sabi ko. Saan ko na nakita yung crowd na to? Oh, no. Class A. Sabi ko, shit. Ibang-iba to sa bodega. Yung on, parang isa sa mga highlight ng Jerks yun. Okay. Kasi, nung, you might call it some kind of parang electrifying yung ano, yung atmosphere. Yes. At saka you finally found your niche. Oo, yun. 'Di ba yung sinasabi mo kanina yung sa bodega, mixed audience. Oo. Ito, the Jerks ito. Oo. Nag Rock Explo na. Para dun sa mga hindi nakakaalam, feel ko yung Rock Explo kasi was a band contest sa student canteen. Oo. At yung finals was judged by Little River Band, the Australian band na kumanta ng Reminiscing. Just in case you don't know. Yeah. After all, that's what we're doing right now. Diba? So, sumali yung The Jerks doon. Ang nanalo doon is Abracadabra, right? Si Gary Perez was also there. Paul Getty. And mga Olongapo. Sila. Oh, band. This is I think 1979, 1980, 1981. 80s. So sumali ang The Jerks doon. Oo, and then pumasa kami sa elimination. Eventually, pumasok kami sa finals. Sa Magic 7. Yung pitong banda na Folk Art Theater. Pero ang ano namin noon kay Sunny, parang bumababa na yung ano ng on noon eh. Attendance. Oh, at the same time, medyo may mga disagreements na kami sa kay Sunny noon. Dahil yung mga gigs, parang hindi ganun kadami. Right. Pero it might have been because of the lack of yung opportunities na rin mismo. Economically, nagsasara maraming mga clubs. Mga venues, kumukonte. Yes. So, kasi nung mga bandang 80s, actually, halos walang nangyari sa band scene. Eh, no? Yan yan eh. So, ang ano nun, yung Rock Explo na yun is parang nasa dulo to ng ano, before the ano, parang lumalamig na yung scene. Right. Kailan mo na gawa yung Romantic Hill? Nasa bodega pa yun bago after na na-meet namin si Howlin' Day. Kasi aside from asking us to play at on, Howlin' Day was asking us to come up with several songs so actually, we can play it on Pinoy Rock and Rhythm. So, kailangan may original song ka para makatugtog ka sa Brave New World. I'm going after you, that's what I'm gonna do. Call it a romantic kill. You take my world apart, I don't know where to start. You fool me with romantic skill. So, si Howlin' Dave pala ang nag-encourage sa inyo? Oo. Okay. Was that only one song that you... No. Ano yun? Dalawa. And then... One cover na ginawa naming ska. Yung Day Tripper. Okay. Was that the first recording of Romantic Hill? No. Ah, hindi pa. Yung first recording ng Romantic Hill at saka yung Big Deal. Big Deal, yes. Big Deal, yes. Actually, ang gumawa ng music nung kay Haley yun eh. Okay. Ayan. Kay Haley yung musical arrangement nun. Yung Romantic Hill is a band effort. Yung lyrics ng dalawa, akong gumawa. Okay. So, yun yung ano. Anyway. Yun bang Romantic Hill at Big Deal yun ang first composition mo? Oh, wow. Yung recording na una noon, si Tommy Tanchampo ang nag-facilitate. Alam mo saan? Sa
dito sa NFA, ka-across ng QI. After nung Rock Expo, may last ditch na ano si Sunny, tansyahan ko noon, before we really cast our ties. Pumunta kami ng Dyna Records. Okay. Supposed to be para i-ano kami ng contract, record contract with Dyna. Pero yun yung huling effort ni Sunny Tanchanko before we cut ties with from each other. Okay, after you cut ties, anong naging... The only option was to go to Olongapo. Okay. Ayun. What year was it? 1982? Hindi, mas earlier pa. Earlier pa? 81 yata. 81? Okay. Ganun. So nawalan talaga kami ng pwesto rito. Right. So we have to go on. We have to look somewhere else. Okay. So, pumunta kayo Olongapo. What was the first bar or club that you... We played at Acme Club. Sa buong ano ng the Jerks, yung stint namin halimbawa dito, na ano, kasi yung budgeta nun, nung lumipat kami ng Gapo, it was very financially rewarding sa amin kasi mataas yung budget namin. Ganong katagal kayo doon? 3 years. 3 years? Nung andudun ako, as a singer, andudun yung lagi kong problema, yung boses ko. Mm-hmm. Yung ganun. Yes. Because you're, ano eh, di ba, energy. Ingat na ingat ako, yung ganun. Da, kumiinom ng malamig, yung ganun, sabi ko. Wala nga ng aircon yung barco, grabe. Ilang sets kasi ang night? Pero may kausap ako, yung ka-alternate namin sa Acme, si, namatay na yun, si Ramon. Singer siya ng ka-alternate namin banda, pero matanda na siya actually. Pero laki ng katawan. Right. Laging may tanduay dito. May lapad, ha? Tapos, ang kinakanta niya, lense. Siya. Problema ko, wala na ko ng boses patalas. Sabi ko, sabi ko, ano gagawin ko? Kompletohin mo yung tulog mo. Ah, yun ang sikreto. Sabi niya sa amin, kompletohin mo yung tulog mo. Or, kung hindi mo man makukompleto, just make sure na bago ko sumampa ng stage, at least mag-nap ka. Or, kung halimbawa, hindi ka naman makatulog, basta wala ka lang kausap. So yun, para sa mga batang musigero, pointers from Chikoy. Yung stint niyo sa 100% Rock, by this time siguro mga 1985 na. More or less, 84-85. 84-85. What happened next to the Jerks? Pagkatapos ng... ano, nag-decide kami yung kumalas na sa ano. Siguro nag-burnout na rin. Pagod na yung ganun, sawa na. Tapos you left Olongapo. Oh, umalis na kami ng Gapo. At that time, punk rock and new wave is slowly getting winding out of style. Down. It's winding down. It's winding down and we found ourselves from being the headliners. We found ourselves being blown out by the other band alternating with us. Okay. Kasi yung tugtog nila ay mga Quiet Riot. Right. Mga glam. Right. After ang LS, we found ourselves without the other members. Mm-hmm. Boy and Floor went to Japan, I guess. And then later on, I hooked up with Lupito here in Manila. We came up with some ano parang pickup bands. Nag-form si June ng banda, we call our, I don't know if you've heard of this, Triad. No, narinig ko yan. Naabutan ko yan. Triad, he couldn't make up his mind. Triad, East Force, whatever. Yes, yes. And it was me, June, Rico, and Edmund. May manager kami. Si Toti Reformado. Sinubukan naming mag
ano mag-form ulit ng ano ng banda ni Lupito. Bago pa mag 86. Okay. So yun. We had some gigs in Baguio. Pero short-lived lang yun. Okay. And then once in a while magtatawag si Lupito ng ano, "Hoy, diyan tayo sa ganito, ganito, ganito." Hindi, pero I'm curious about the Jerks. Eh. So nag-hiatus kayo bago mag end sa Revolution. Absolutely. Kailan kayo nagkabuo ulit? The last time we were together with Lupito at kami ni Nitoy, si Rico, that was in Hotel California. I know Hotel California. That was 1986. Yeah. Si Pipito Bosch fame. Yes. Yun yung hangout ni Pipito eh. Yes. Anyway. Bokobo. Yan. Bokobo. At that time, with all the, all the, times na nasa Hotel California, everybody was interrupted by EDSA Revolution. Right. Okay, after EDSA, after the euphoria went down, reality sets in. Right. And we're all jobless. Right. Nag-uusap kami ni Nitz, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Sabi ko, mukhang biyahe, abutin natin. Right. Bumiyahe kayo. Japan? Japan. Japan. It was the year 88. Nakatambay kami. So, yun. Yung nangyari is, umuwi si Flo. Okay. Galing biyahe. Magkagalit sila ni Boy. LQ sila. Pag sinasabi na, "Ay, kumusta si Boy? Ayoko nang maaari kung..." LQ sila. Ayoko nang pag-usapan niya. Sabi sa akin ni Nitoy, "Tinawagan ako ni Flor. Gusto mo raba sumama? Bukasan. Biyahe tayo Japan. Wala na tayo, wala na mangyayari sa atin dito." Sabi ko, "Ano nga gagawin?" Sabi, "Lahat gagawin natin." This is your Japan biyahe. Ang bahista namin ay si Henry Cabatino. Hindi ko na yata. Anak ni Pablo Vertuso. Wow. Ito yung sumulat ng Nosy Balasi. Keyboard player namin si Bebot Reyes. Okay. Pero both guys passed away already along with Flor. So anyway. Pumunta kami ng Japan after those preparations. We went to Japan. We completed a 4-month stint. And then we came back. When we arrived, after a while, Edmond Bosio asked me to join up with him to form Local Drum along with Nitoy, along with Lolita, Ed Formoso. Oh, with that. Oh, of course. Ed Formoso was the producer. Brainchild ni Ed Formoso yon. Right. Along with Saro, Eva Caparas. Hodgepodge to ng ano. Right. Was, para dun sa mga hindi nakakalam, Edmond Fortuno Bosio is the legendary, iconic drummer of the Philippine Pinoy rock scene. Oh, so you were invited to join Local Brown. Yeah. So sabi ko, sige, I wasn't doing anything. We just arrived from a not so pleasant experience in Japan. Right. I joined up with Local Brown. So that was an album project. Yeah, album project. Uh-huh. And then we came up with another album, Local Brown 2, with Cool Carla Abaya, right, and Lenny Leapitan, right, from yung mga new wave na to, with Identity Crisis, with the incredible Binky Lampano. In between those two albums, he came up with Karapatang Pantao album. Project. That's where I started writing songs. Actually, I started meeting some really good songwriters who I would credit for my acquiring those parang
not only inspired me, but really taught me. Okay. That in a very technical way, dun sa how to really write songs, and you know, I get to meet Koya and Jess Santiago. Of course. And I got to meet Gary Granada. Oh, you know. So, what could go wrong with those guys? For those who don't know, Gary Granada, Jess Santiago are prolific songwriters. Yes. So, literary geniuses. And yeah. Actually, those were the guys whom I really credit for the yung parang social awakening. It was also the time when Doming was quite getting close to me. Right. Kasi Dominic Gambo, Papa Dom. Papa Dom. Oo. So yun yung time na nag-start ulit ako mag-solo sa Merricks. You went back to your roots. Yeah, nag-solo actually ako sa Merricks. Pagkatapos nung ng Local Brown at yung mga interactions ko with the community, the activist community with yung ganun, I was welcomed with the open arms, and talagang actually doon ako natutong maging to change my perspective in the social sense of the word. Yes, and those were your most productive songwriting years. That too. Kasi nung time na yun, I was joining up with Koyang in some of his workshops with Gary. Ah, okay. Ano yan eh, parang it was an encounter with myself na I never had the courage to do before. Na-discover mo yung sarili mo. So they were the ones who broke the shell, right, in which I'm in. Right. Dun sa kasi I'm so engrossed with my being a rock and roll singer, and then but deep inside I was actually not so sure about myself when it comes to songwriting. Right. So I had to break that. Yung karapatang pantao, yung ano ba ang contribution mo doon sa... Oh, well, yung isang bluesy na actually it was a bet. Kasi habang ginagawa namin yung recording ng Local Brown, he was also doing that karapatang pantao. Si Ed Formoso? Oh. Can you come up with a song? Sabi ko, I guess so. Sabi, it's all about human rights. Eh, ako, familiar ako dun sa kamamatay lang ni Lian. Daming nangyayari after Ed sa yun eh. Yes. So, kamamatay lang ni Kala Dolalya. So, sabi ko, parang yung isip ko, nandoon sa ganung nandoon ako sa mindset na ganun. So, sabi niya, can you come up with it? Before, let's say, before midnight? Sabi ko, binibiro mo ba ako? Sabi ko, sige, bayaran mo ako kaagad. Hindi ako uuwi dito ng counter offer. Hindi ko tatapusin to nang hindi mo ko babayaran ngayong araw na to. Right. Sabi, babayaran kita. Sabi ko, okay. Sabi ko, tara nito eh. Punta kami sa kubeta. Gumawa si Niti ng pattern. So, ginawa ko siya ng letra. Oo. Tapos, paglabas namin, sabi ni Ed, pwede ka na mag-take? Sabi ko, sige. Instant. Basta bayaran ka. Handa mo yung pera mo, tapos na to. Sabi ko, handa mo yung pera mo, tapos na to. So, natapos yung Local Brown, Karapatang Pantao Project. Ang The Jerks. The Jerks, ando na sa halimbawa, kami ni Nito, nagplano na kami. Kasi ang kailangan namin, bahista.
Eh, nung time na yon, nag-decide na talaga ako mag-gitara ako. Oh, okay, okay. Before that time ba, ma-adlib ka na? Actually, na-develop ko yun sa Japan. Ah, okay, okay. Ang ginagawa ko lang nung time na I was playing with the Jerks as a vocalist is watch Lupito, watch Nitoy. And learn. Oh, yun, ganun. Ganun lang ako. Tinitingnan ko mga posing ni Lupito. Todo yun. Oo, oh, di ba? Todo yun, todo yun. So, sa, nung nasa Japan kayo, gumigitara ka lang? Oo. Okay. Pwera lang pag kailangan kong pantahin yung Satisfaction. Okay. Kasi may dance moves. Diba? I'll do my Mick Jagger bit. So, sa lyrics, nung binubuo namin yung banda, sabi nga, sino kaya? Subok dito. Alam ko na kung saan pupunta to. Si Bobby Villegas, sinubukan namin. Si Bobby ko parang, okay si Bobby, magaling si Bobby. Kasi ang galing niya kay Binky, pero parang hindi siya bagay sa atin. Right. So pumunta kami kila Bobby. Sabi namin, hindi si Bobby kinausap namin. Si Julie. Si Julie. Sabi ko, pinapayagan niyo na ba si Angelo tumugtog? Sabi, bakit? Tapos mamaya, ito na si Bobby. Bakit ayaw niyo sa akin? Sabi ko, Bobby naman, oh, wala namang question yung galing mo eh. Oh. Kaya lang, parang mas bagay sa amin si Angelo. Kasi sabi ko, ang hilig ni Angelo, Sting eh. Oo. Oh. Mas Sting si Angelo, ikaw oh, hindi masyado mas Sting. Hindi, si Bobby Legas is a very jazzy. Oo, oh, sabi ko, Jaco Pastorius kayo. Oo, oh, mismo. Jaco Pastorius kayo. Minsan, iba yung, ano mo eh, iba yung kumpas mo sa amin. Kasi rock and roll kami. Sabi ko, si Angelo na lang, sabi. Alagaan nyo yan, ha? Wala pa si Ocho yan. I know, he was 17. Oh, minor yan, oh. Minor yan. Actually, alam mo, nandun ako sa Mavericks nung first gig niya. Ah, talaga? Oo. Dumating sila, naka-taxi si Bob at saka si Angelo. Angelo. Kasi nag-i-ensayo daw sila. Kwento ni Angelo. Eto, nung sumampa si Angelo sa amin, may notebook siya. Oo. Oh. May notebook siya. Right. Pero, ni minsan hindi siya sumabit. Kumbaga, spot on siya dun sa lahat ng tinutugtog namin. This is his first gig? Yeah. Ah. Galing talaga. Ang husay niya talaga. Right. Tapos tuwan-tuwa yan nung nag-recording kami. Yung Paalam ang Kalsam. Paalam ang Kalsam. Oo, nung recording. Ah, recording. Ganun. Sandali lang sa kanya yun. Bilis. Sabi, Tito, nungutom na ako. Eh, si Rom ang producer. Okay. Sabi ko, Rom, nagugutom na yung bata namin. Umorder ng Pizza Hut. Hindi kami tinirhan. Sabi ko siya, wala na ba? Nabalitaan namin na gitarista mo si Mike. Sabi ko, it's only a matter of time before this other twin would say goodbye to us. Right. Kaya at that time, sabi ko, sino pa pwedeng pumalit kay Angelo? Iniisip na nun, may andaming, si Pino na lang. Si Pino Fernandez, yun na, yun. Si Pino, wow. hindi siya kasing competent as a bass player compared kay Angelo. It's not even, there's no comparison between the two. Kaya lang si Pino, if anybody would understand the Jerks, it would be him. Actually, yung ano na yun, nung si Pino na yung nagbe-base sa amin, doon nangyari yung Singapore. Nag-Singapore kami. With Pino? Oh, yeah, okay. Hyatt. Singapore. Oh, kasi yun yung time na Singapore, ano, umalis kami dito, right after na natapos namin yung live recording ni Gary. Ito na nga yung isa sa plaka. Okay. Kasi yung nung nag-Singapore kami, nagtagal kami ng 2 months and a half.
And then nag-transfer kami sa Kota Kinabalu sa Sabah. Okay. 2 months and a half kami doon. So okay. 4 months, almost 5 months. Almost 5 months. After nung biyahe na yon, pagdating namin dito, bumalik agad si Dino sa Puerto. Sa Puerto. Hindi pa muna kami nag-gig. Hindi muna kami nag-gig. Yun yung time na jumajam-jam ako kay Lupito, yung mga ganon, Mexicali, right, mga right, ganon. Basta paano-ano lang. Tapos si Nito ay buhay na natin. Gusto na niyang tumugtog. So, balik ulit kami ng Merits. Yung ganon. Dumating din yung Bistro. Tsaka Red Rocks. Red Rocks. Oh, Red Rocks. Yun yung time na nag-meet kami ni Monet. Sa Red Rocks? Hindi. Wow. Sa Merics. Sa Merics. Yeah. Pero it was that era. Oo. Yun na. It was during that period. MP yun. Oo. Kasi nag-organize din kami ng Musicians for Peace. Yes. Miembro ko ng Musicians for Peace. Kaya lang, dumating yung time na umuwi si Pino sa Puerto. Kung minsan, hindi na siya bumabalik kaagad. Nag-decide ako na sabi ko, parang hindi na tenable itong ganito. Hindi sustainable yung ano. So, nag-iisip kami kung sino ba pwedeng ano. Eh, si Edwin, no, nasa Scavengers. Scalawags. Scalawags. So. Eventually, nag-decide ako na magpalit ng ano. He can't keep up with the schedules ng church. So, enter Edwin. Enter Edwin. So, yun na yun. Pero nung time na yun, yun na yung mga periodic na mga visits ko kasi kay kay Lakido. So, balik tayo sa career ng The Jerks. By this time, si Edwin ang bahista. Nakapirmis na kayo sa Merics and 70s Bistro. The album, Star Records. Oh, yun. Yung Star Records na yun, in-offer sa atin ni Bob yun, di ba? Bob Aves. Oo, Bob Aves. I-record yung album, ganun. Oh, so, yun. Part of the album na inayos namin nila, Rineng. Nila Chok. Yes, yung nga sinabi yun. Yung half of the material. Tapos nun, we went on with the napaka-hectic nung yung production ng album kasi at the same time during that yung album I was working with a musical play na Leon. Yeah, okay. So tapos may gig pa. Oh, yeah. Tapos nagme-maintain pa kami ng gig. So yun. Hindi ko alam kung paano ko kinukuha yung energy dun. Kasi grabe yun lalo na yung rehearsals ng Lian, araw-araw yun. Anong year ba yung Star Records album? 98 yata. 98. So we're entering into the late 90s. Yeah. So, it was a busy time, Lian, the play, the album, the regular gigs. Pasok tayo ng year 2000 onwards. Oh well, you just maintained your regular gigs. Oh, regular gigs and occasional out of town gigs. Yeah. As a matter of fact, we were able to bring you to Boracay two times. Yeah. Two times. Pero solo gig 'yun. Solo. Oh, 'di ba? Di with the Noli. Yung una, yung ba yung una? Pero yung sa Indie Jerks, bale solo siya. Oh. Pero yung pangalawang acoustic yun. Acoustic, Pero yung pangalawa, with the Jerks. With the Jerks, yes. To Charlie's. Charlie's Steakhouse, yes. Now, here we are. May bagong projects ang The Jerks. Yung mga early recordings na may lumapit sa amin na gustong i-release into vinyl, which is very nice. It's like
going back to what it used to be. Mm-hmm. Kasi ang inabutan namin, inabutan ng jerks noon. Although, nag-exist pa yung vinyl nung time na yon, we never had a chance to come out with an album na vinyl. Yeah. So, we are about to, ano, to release an album in vinyl, yung live album, which was originally released in cassette tapes. This was produced by Gary Granada, the genius. The genius. Recorded sa Merit. Yes, Merit. Recorded live sa Merit. Live sa Merit, yeah. So, for the benefit of the viewers, yung live album, is that an all original? Ano? Yeah, all original. All original. How many, yeah. How many tracks? Ten? Ten tracks. Ten. So, yung ibang songs dito kasama doon sa Star Records album? Yeah, some. Yeah. Okay. Yeah. So, abangan natin yon on vinyl, finally. Vinyl, yeah. Vinyl, yeah. Finally! Can we expect anything new, fresh from the Jerks or Chikoy Pura? Well, there are some offers to, for me to do a solo album. And, we're still in the process of discussion. Coming up with the songs, songs. But we are playing around with probably the core of the Jerks and then some other people na pwedeng for the album, yung ganon. Mga musicians, mga something to look forward to, yeah. Ang solo album ni Chikoy Pura. So yeah. Grabe, sa episode na, sa interview na to. Ilang na, dekada? Na 70s, 80s. Right, na encompass natin yung career ng The Jerks, yung beginnings of Chikoy Pura. Puerto Galera, Boracay, Gapo. So, anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Chikoy, maraming salamat. Thank you. Salamat. Ang tanong ko lang, did I do all that? meron namang katunayan. Idol ko yan si Chikoy. Bata pa ako. Sabi ko sa sarili ko, yan ang gagayahin ko. Alright, thank you. Salamat. Thank you so much, Mr. Chikoy Pura. Napakagandang mga interview. Maraming salamat sa inyong lahat para sa inyong muling pagsubaybay dito sa Sabado Nights with Steve Lu. Maraming salamat, Chikoy Pura. Abangan ninyo next week. Meron na naman tayong biyahe, meron naman tayong interview, at isa na namang makasaysayang episode dito sa Sabado Nights with Steve Lu. Sabado Nights. Pagdating ng mga kaibigan, Sabado Nights agad.